po kami ng tanong, sir, about Chacha. Over the weekend, si Senate President Mick Zubiri said, hindi talaga kaya makuha. So far, ha? Walang numbers. And i-quote na lang namin, sir, para at least sakto yung kapapag-reactan nyo. Sabi niya, wala talaga tayong makukuha ang 18 votes for charter change. Bakit pa natin gagawin? We are wasting a lot of time and effort. We are wasting a lot of energy and funding. Sir, for the record, ano po ba yung position nyo on charter change? Well, it's not the priority of the president. It's also not our priority. Binabatikos na nga kami. Hindi namin natatapos yung aming legislative agenda. Ito was charter change pa pag-usapan. Pag-usapan ng charter change, abot ng taon-taon yan. So, ang debate, napaka-tindi, napaka-divisive na issue. Ang mangyayari dyan, baka hindi natin mapigilan na biglang may political amendments na ipapasok. Pagtanggal ng term limits, pag-extension ng mga terms, syempre magagalit ang taong bayan dyan. Let us focus on the job at hand. Post-pandemic recovery, a Senate of National Reconstruction, we're going to continue that agenda, we'll continue to be focused on that. Tulungan namin ang Pangulo sa kanyang pagbenta, no, pag-invite ng mga investors dito sa ating bansa. And of course, yan ang number one priority namin. Matulungan natin ang mga kababayan na umangon sa kahirapan. Ngayon, kailangan po natin na una ang presidente po na Masilano ay si Senator Ministri. Kung ano man po ang sabihin ng ating presidente, kaya nire-respeto po natin niya napagkat sa buong ating presidente. Ngayon, ganoon din po siguro sa usapin naman na ako naman ang chairman ng komite ng revisyon at amenda ng salindang patas, kailangan ko muling gawin ang trabaho ko. Wala naman pong instruction sa atin na ako'y tuligin. Kagunayan ng instruction po ni Senate President, tuloy-tuloy lang ako. Hindi ko po yung sinitingnan na negatibo o ano, kundi yun ay parang talent sa martial arts kasi si Mix po martial arts. Talent sa martial arts, hindi yung maninira ng loob. Yun ay talented work from the master. Sa amin po ay tuloy-tuloy lang ako. Hindi ko po ito nakikita na parang ako'y pinipigilan niya. Hindi kayo nag-discourage, sir, at this point? Wala po akong... Kasi nabasa ko yun eh. Nabasa ko yung article na yun. Parang ang sinasabi yata doon ni Pangulong Mix. Parang may kinalaman yata yun sa Concord. Wala yata yung kinalaman sa Concord. Yun yata. Ang tanong yata po sa kanya doon ay yung pinasa ng mababang kapuluhan. Parang tanong. Some of your colleagues are saying, if only ma-assure na economic provisions lang po yung babaguhin. Like what you want, sir. Go sila. Pero paano mo yun ba ma-assure na hindi po ma-open yung political provisions, sir? Doon po sa bill na ginawa po natin, malinaw po doon na talagang 7 provision lang po na patungkol sa ekonomiya ang nais po natin na ma-amenda sa ngayon. Hindi ko po yun parang sasabihin natin na parang yung gusto ng mababang kapulungan na call-call. Kasi pag call-call po talaga, wala po talagang control na yun. Pag nabuksan na po yung pag-uusap dyan, pag nabuksan na po yung salingang bakas, wala na po talagang control. Pero hindi po ganun yung sinasaad po ng bill natin. Yung bill mo natin talagang patungkol lang po doon sa economic provision na ito din po kasi ang ipinayin din ni Senator Wingard Sayan na bumagsak po sa politiko. Katunayan, meron po akong bill na patungkol dyan sa sinasabi natin na political form. Pero hindi ko po yung isinusulong dito. Ang sinusulong ko yung kapareha ng bill ni Senator Wingard Sayan. So, sa akin po, kung hinihingi nila yung assurance ko,
Kung ang mahal kong kasama, eh, ako'y senador. Ang aking loyalty, eh, nasa apat na sulok ng Senado. Hindi ko po kayo kailanman ilalagay sa sitwasyon na malalagay kayo sa alamanin. Sapagkat, Lunes hanggang Biyernes, ako'y nanunumpa sa busaling na ito. Eh, siguro po, yun ang assurance yung makukuha sa akin. Ako po ay voting separately, debating separately, constitutional assembly. Yun po ang akin, 7 provision lang ng saligang batas ng 1987. Yun lang po talaga. Wala na po akong concern. Sir, then mapapakuha sa akin. Pero ngayon, sinasabi ng mga senators na kausap namin, nag-iisip pa sila si Senator Bato said that he can even vote against him. And then sabi ni Senator Eugenie, 4 to 5 senators lang ang open for Chacha. Hindi kayo nag-disheartened doon kasi siyempre, from the very start, di naman po ang laban sa Senate at sa Chacha. Bago po kasi tumating sa bilangan, may plenaryo. Ako po, ang inaasahan natin, una po sa talong ninyo, sa PDP laban, natural daw naman po yun ang kanilang mga kongresor. Kasi siyempre, personal lang opinion yun. At yung mga ganun na personal opinion, yun ay ginagalang natin. Hindi pa po yun party decision. Bilang vice presidente ko ng PDP laban, kapag nagkaroon na po kami ng pag-uusap at tungkol dito, at nagkaroon na po ng party decision, inaasahan po natin na sasamayon sila sa partido. Yun po ang inaasahan natin. Dahil pagkabinasa po natin, ang agitain ng PDP laban ay papungkul po talaga yan sa pag-amenda ng saligang batas. At tungkol naman po dyan sa sinasabi ninyo, kung ako po ay madidiscuss, hindi po. Ito po napakahina naman ng loob ko kapag kaganoon ko. Dapat po, ito ay isang inspirasyon po sa atin ito. Ang katunayan, yung itinibigay niyo po na atensyon ng media, lalo na po yung mga katulad po ninyo nasa television, ganun din po yung mga nasa broadsheet, nasa tabloid. Ito po yung gusto natin na magkaroon ng kamulatan sa taong bayan na katulad po nung umikot kami sa Davao, umikot kami sa Baguio, yung mga tao po mismo ay mula. Eh, sa akin po, walang pinakamahalaga kundi ang taong bayan. Kung ano man po ang mga desisyon ng mga senador ngayon, inaasahan ko naman po, maaaring sa ngayon, 4 lang yan, o 5, baka sakaling pag nadala to sa plenaryo, eh, baka po sakali na madagdagan ninyo. Inaasahan ko naman po yan. Noong pa naman, pag tinatanong nga ako dyan, inaasahan ko na po yan. Hindi ko po yan inaasahan na magiging madali. Inaasahan nyo na nandun yung possibility na matigo kayo sa dito? Eh, lagi naman pong bigo dito sa Senado yan. Opo, wala naman pong panahon pa po yan ng ating mga ginagalang at mga idolo na katulad po nila Senator Aquilino Pimentel Sr. At talaga naman pong marami na pong nag-subok niya. Pero talagang, ganun po talaga, unti-unti. Ang kailangan lang po magtuloy-tuloy. O baga, huwag kang masiraan ng loob. Kasi talagang ano po eh. Talagang pakikibakay ito. Hindi ito makukuha sa santong dasalan o santong paspasan. Ito ay makukuha sa debate. Tama ba yung take mo na parang at least kung yung natalaman kayo sa tuyo, awareness man lang, yung interest sa issue, ang hapon ninyo, and then pangalawa, magpapatawag kayo ng tuyo sa pinagkailangan? Wala pa naman po kasi ang mangyayari po niyan,
tatapusin po namin yung public hearing namin. Pagkatapos po ng public hearing, bago po ako gumawa ng tinatawag po natin committee report, makikipag-usap muna po ako kay PRRD, aming pong chairman, PDP Laban, kung ano po ang next na akong namin bago po namin gawin yung committee report. Kasi po, pagka ginawa namin yung committee report, papikirmahan ko po yan sa ating mga committee members. Kapag nakuha po natin yung numero, may pag-asa po na makarating po sa plenaryo. At yun po ang inaantay ko na makarating po sa plenaryo. Upang yung mga senator po na kaibigan natin at kasama natin, kapatid natin dito, kung meron po silang mga tanong, eh makapag lahat naman po ako kung bakit. Kasi sa ngayon po, media, comment sa media, usap sa media, sagutan sa media, hindi po natin makuha yung ano pa, yung sa plenaryo talaga. Yung po sana, ako po, makarating lang ako sa plenaryo. Kaya bumoto ng 23 yan, na laban sa on us o sa charter change. Makarating lang ako sa plenaryo, unhappy. Meron pa naman susunod na 20th Congress. O, kung ako pa rin ang chairman ng committee na ito, di ipapile ko lang ulit. Hindi, no surrender po talaga ito. Importante, tuloy-tuloy. Sir, ano yung mga pag-ayon yung sa inyong contest? Yung house talaga, they're determined na kung yung pinigyan nila. So, paano yung pag-ayon? Eh, alam mo siya, ganito yan eh. Kaya dalawa yung ating kongreso, may mababa at mataas na kapulungan. Sabi nga ni SP, iba, natinig ko yan kay SP mismo, sabi niya, iba ang Senado. Balance siya, balance of power. So, hindi natin po pwede na kung ano yung gusto ng mababa kapulungan, yun din ang gusto ng mataas na kapulungan. Kasi siyempre, ako, bilang pangulo naman ng committee, chairman, ng committee ng amenda at ng revision ng saligang batas, kailangan makibagay ako sa mga kasama ko. Hindi ako po pwedeng gumawa ng isang bagay na alam ko naman na matatalo. Kasi pagka kon-kon, ipinilit ko yung kon-kon, walang pupuntahan yan, boss. Walang pupuntahan yan. Kasi sa paligay ko naman, pag pinag-usapan natin kasi ngayon, na baguhin natin ang political structure ng Pilipinas, baka walang senador, baka mas marungkot ang mangyari. Ako, nakikita ko ang tanging solusyon para ang taong bayan ay lagpas naman sa gutom, sa sweldo, sa trabaho, sa inflation na to. Ito ang economic provision ng saligang batas. Eh, paano maging na natin para pumasok ang mga foreign investor para ma-enjoy naman natin ang pagtulad. Yun lang naman po yung akin. Tsaka na natin pag-usapan yung political structure. Kung meron na nakikitang sikat ng araw yung mga kababayan natin na umalis naman yung kanilang pamumuhay dahil sa totoo lang po. Huling-huling na po tayo sa Asia, mga mahal kong kapatid sa media. Kanina lang umaga may binabasa akong data. Wala na. Naumusan na tayo ng ang Vietnam. Nasa, lagpas na sila sa atin. Nilagpasan nila tayo sa foreign investor. Nakakalungkot yun dahil sinasabi natin na tayo ay democratic country. Pero nilagpasan tayo ng komunista, ano yun? Sir? Siguro medyo mag-isip-isip din tayo. Paano nyo po makukumplisi yung counterparts sa house? Okay, kung gusto nilang pumasa, eh yun lang yun. Kung gusto nyo pumasa, eh sumunod tayo sa iba. Kasi kung ako lang, mga kapatid ko sa kongreso sa mababang kapulungan, ako naman nakita nyo, pumunta ako dyan, ako'y nagmano sa inyong lahat, pinakinggan ko kayo, mga idolo ko kayo, dahil talagang kayo naman ay matagal na sa larangan ng paggawa ng batas. Pero syempre,
pag tinigan nyo ko, ang lalabas sa akin, Senado. Ang loyalty ko sa Senado. Siyempre, eh, addict ako sa bahay na to. Kaya dapat, kung meron akong ipagtatanggol, yung Senado. Take it or leave it yun, sir. Eh, ganun din naman eh. Pag hindi naman ako sinuportahan ng mga kasama ko, di kahit na gusto kong take it, leave it ang mangyayari naman. Sir, do you have plans of seeking audience with President Bongbong Marcos? Kasi mukhang mahalaga talaga, sir, na kumpasan niya tong chacha. Kasi even your colleagues are saying, kung hindi priority ng Malacanang, hindi ko talaga ipaprioritize din ang Senate. Siguro kung hindi ko kumite ang revision and amend ng Constitution, pwede kong gawin yun. Pero dahil ako chairman ng hindi kaya ng prinsipyo ko ma'am. Hindi ko kaya. Kasi para sa akin, nasa legislation to. Hindi ko kailanman matatanggap na kailangan ako magbaw na hindi naman to sa mandato niya. Parang marabo yun. Siguro pag hindi na ako ang chairman nito, gagawin ko talaga yun. Sir, at least a friendly conversation with the president. Hindi ko maragawa. Parang sinabi ko lang na ang Senado nasa ilalim ng executive. Parang wala naman ang yabang ko. Kasi ang ano ko, magkakahiwalay tayo. Iwalay ang executive, iwalay ang legislative, iwalay ang judiciary. Kapag nagmano ako kay Presidente, parang sinabi ko lang nasa ilalim kami ng executive. Parang kailan lang sa mga kasama nyo, ang lagi sinasabi, walang no signal. Priority ng Presidente. Siguro sasabihin ko din yun kung hindi ako ang chairman naman. Kung hindi ako ang chairman ng revision. Ang hirap ma'am noon kasi nanumpa ako doon sa aking committee. Paano nababasaan niyo yung gano'n na statement? Nasasabi nila yun kasi sa kanila hindi sila ang chairman ng revision and amendment. Sa akin kasi ma'am ang hirap tanggapin. Mahirapan ako tanggapin. Ganon. Lahat mo pero sir, kahit na po hindi sila chairman na committee on policy amendments, nandilay yun sa isang institution na hiwalay yung sabi nyo nga kanina, equal or equal yung branches of government. Paano nyo binabasa yung gano'ng mga sila? Madaling sabihin kasi yun eh, pagka wala kang, ano, halimbawa, hindi gano'n sa committee ng division. Madaling sabihin kasi yun na napupunta ka kayo si Dede. Madaling sabihin. Napakadaling sabihin nun. Pero pag ikaw ang chairman at mailalagay yan sa kasaysayan ng Pilipinas. Kasi tandaan po natin, tayo maisusulat yan sa kasaysayan eh, na itong committee chairman ng Senate na si Senator Robin Hood Parman, yung pangalan ko, Robin Hood Padilla, humingi ng tulong sa Presidente ng Pilipinas na hindi naman niya mandato para ano ba, alaman. Mas magandang maisukat sa kasaysayan yung hindi ako lumapit kanino man, inilapit ko sa taong bayan, tinanggihan man ng Senado, natalo man ako, pero alam ng tao pinanindigan ko posisyon. Mas gusto ko yun. Hindi importante yung nanalo ko, pero nagbawa ko. Naniniwala kayo na mailulusok, mapapasa nyo? Ako naniniwala ako pagka nabasa ng aking mga kasamang senador yung bill ko at narinig nila ako sa plenaryo at naniwala sila sa akin na economic provision lang ang gagalawin natin. Umaliban doon, wala na. Lulusot ko kasi lahat ng senador, pag pinakinggan mo sila, gusto nila umulat ang Pilipinas. Eh, isa lang po ang pwede nating gawin para tayo umulat. Buksan po ang ating ekonomiya sa mga dayuhan na investor. That's the only way. Tingnan niyo ma'am, napakawalang logic. Padala tayo ng padala ng mga OFW sa abroad para magtrabaho doon. Kaya bakit hindi natin dahil dito yung mga negosyo na ito? Parang hindi na sila umalis, dito na lang sila. Hindi na lang yung mga counterpart niyo na kasama niyo na Diyan kailangan magbigay ng mababa ko. Kung gusto po nila talaga. Kasi ang alam ko naman sa sinasabi nila,
sa call nila na paulit-ulit yung sinasabi ng mga idol po natin dyan sa mababang kapulungan. Nung isang beses, narinig ko din po si Congressman Go ng Benguet. Sinabi din niya na talagang economic provision nila. Ganun din naman po ang sinabi din sa akin ni Congressman si Ayon, pinaka-idol din natin yun, si Congressman Rufo Sudriga, sinabi niya, economic provision din lang. So ako po, tinatayo ako lang din po yung narinig ko po sa kanila. Eh, yun nga lang, siyempre, pagka-con-con po talaga, nabuksan ang saligang batas at meron tayong mga hinalal na delegado, hindi na po talaga kontrolado yun. Hindi po natin talaga makontrol. Sir, nakarami na kayo ng hearings, may dalawa pa lang po, public consultation sa Davao, and then nagbago kayo, and then meron kayong plan for the Visayas. But a micro level, sa committee itself, 13 members plus the ex-officio members, ano na pong inisya ninyo na pag-usapan to push this bill? Hindi po, mabait naman po si, napakabait nga, napakagaling na leader ni Senate President, Mitsubiri, kasi nagkaroon kami niya ng pag-uusap, informal na caucus. Talagang siya mismo ang hindi kahit hindi membro. Sinasabi niya talaga na kung economic provision lang talaga, wala. Tuloy ko lang. Ang problema lang kasi yung pag nagagaw yung political structure. Sa panag sabi, tuloy mo lang yan. Siya talaga ako, siyempre, kailangan natin maintindihan kasi kapag ka-political structure na ang pinag-usapan, malabo matapos ito ng itong buwan. Yung sinasabi ng mababang kapulungan, itong buwan, walang buwan. Eh, yung 1973 Constitution na dalawang taon nila ginawa yun. Sir, but among the members of the Committee on Constitutional Amendments, you are confident na majority will sign the committee report para madala yung charter change sa plenary? Siguro pa. Depende po yan sa committee report ko. Ako naman, naniniwala naman ako na pipirmahan nila kasi wala naman masama siguro. Kapag ang alam ko kasi ma'am, nung binasa natin ng Senate rules, hindi naman po at sinabi na pinirmahan yung committee report mo, hindi ibig sabihin na payag sila dun sa'yo. Sinasabi lang nila na payag silang dalhin mo sa plenaryo. So, para sa akin, wala naman sigurong masama kung hayaan nila akong madala ito sa plenaryo. Hindi ko nakikitang magiging negative ang kanilang reaction po doon. Sir, sabi niyo po kanina, makarating lang po kayo sa plenary kahit na hindi po kayo sure sa boto, okay na po sa inyo yun. Sir, bakit po? Ano po yung kahalagahan nun? If in the end, ma-outvote din naman, why still push for this? Kailangan kong madinig. Kasi yun ang diwa ng demokrasya. Para sa akin, tagumpay na marinig ito sa apat na sulok ng plenaryo at marinig ko din kung ano yung mga sasabihin ng ating mga mahal na senador officially. Kasi pagka nandyan na po tayo sa plenaryo, lahat po dyan official na. Kasi sa ngayon, nag-uusap lang po kami na unofficial dyan sa lounge. Lahat yun unofficial. Mga statement namin sa media, unofficial dyan. Kailangan natin ma'am makuha yung kanilang sasabihin at maisusulat sa kasaysayan. Kasi lahat po ng pag-uusapan dyan sa plenaryo, yan po ay isusulat na sa kasaysayan. Sir, any plans na isama yung ibang mga senators, yung mga kasama ninyo, especially sa committee, sa public consultation na ginagawa ninyo? Alam naman natin na ginagawa ninyo yung trabaho ninyo na imbitahan sila, pero meron bang personal na kausap sa kanila para mapakinggan nila yung public sentiment? Ay, hindi po na mamalayo. Lalo na po sa ating mga kasama sa PBB Laban. Hindi po na mamalayo yung imbitasyon. Kaya, sa akin naman po kasi, ang pinakamahalaga sa akin ay una, andun ako. Pangalawa, alam nila kung ano nangyayari. Kung pupunta sila, praise God. Ako na po unang nagpapasalamat sa Panginoon. Kung hindi din sila pupunta, praise God pa. Ang importante po sa akin yung mga resource speaker,
yung sasabihin ng mga bisita, reaksyon ng mga tao na nandito, lalo na po yung nangyari sa Baguio, na yung mayor po ng Baguio ay talagang tumayo siya at sinabi na talaga na kailangan na talaga ng amyenda sa 1980. Yun po ang pinakaharap po sa akin, yun ako kinikilig sa mga ganun. Sir, tuloy po kayo this Thursday sa Cebu? Tuloy po kayo this Thursday sa Cebu? Yes, and what's next after that na lang? Marami pong nagre-request eh. Yun po ang problema namin ngayon sa opisina. Sapagkat ang dami pong nag-iimbita sa amin na magsagawa pa ng mga hearing doon sa lugar nila. Eto na naman po, katulad po nito, mangyayari na po yung Cebu. Sigurado po ako dyan. Kasi ang nangyayari, doon pumunta, doon nag-iimbita. Ang hirap tumanggi. Ang hirap naman po din sabihin na hindi po rin kasi madali mag-hearing na ibang lugar, resources and everything. Tingnan po natin, baka po mag-request ako sa concept pa kung paano pwede gawin, kung paano mapagbibigyan. Ang dami pa man eh. Sir, can you enumerate some of the places na nag-request pa po ng hearings from you? Nako, ang dami po. Pati po mga General Santos, mga Governor, mga dami ba? Wala na akong listahan, pero dami ba? Sir, last on my part, what's your timeline? Ano pong timeline nyo, kailan nyo planong ibaba sa plenaryo ang committee report po? Meron po kami talagang timeline. Opo, kasi parang umabot po kami sa 60 days, not earlier than 60 days, not later than 90 days. Kung gusto po namin talagang mapasabay sa barangay election. Ang target po namin talaga, pag-resume po namin ng May, makagawa na po kami ng committee report para mapag-usapan na po ito ng June para po August. Suwabi na lahat. August is your para mapagbotohan na? Dapat po. Final lang po yun. Okay. Sorry, mapag-usapan ng July? Asan June? July. Ano po? Deliberation dito, mapag-usapan dito. Babalik po tayo ng May, dito eh. Yes, so, kumagawa po namin yung committee report, so bigyan po natin sila ng time basahin yung report. Siyempre po, pag binasa nila yung report po dyan, magkakaroon din po sila ng komento. Bigyan po natin siguro, mga one month, ganyan. So mga gano'n po, mga July, ganyan. Pero sana lang po, matapos na po natin ng August. Kasi pag hindi po nagawa ng August, ay, 2025 na po yan. Kasi hindi naman po ako papayag na magkaroon ng special na libisito ba, gagastos pa ang taong bayan para dito. 2025 na. Sa target na talaga, dapat sabay sa barangay election. Ayaw na po natin masyadong gumastos ang taong bayan. Hindi na po. Dali na lang natin yung pera sa merong hindi maibigay na pera sa senior citizen, doon na lang ibigay. Thank you, sir. Salamat po.